isang hakbang patungo sa iyo kahit hindi ako sigurado kung matatanggap mo pa ba ako or tinanggap mo ba talaga ako. Dumating ang araw na nag-imbita ang simbahan. Paanyaya. Pwede kang sumama, pwede kang magyakag. Niyakag ako ng pinsan ko ulit. Pero ang tagal ko nang hindi ulit pumupunta ng simbahan, hindi na ako aktibo. Kasi parang sa dami ng tao na pwedeng bigyan ng pagsubok at problema, laging ako. Kung kailan lumalapit ako, saka ako nagkakaroon ng problema. Eh sabi ko noon, hindi na lang. Sa susunod na ulit. Pero nung mga panahong yun, hindi ko alam pero gusto ko nang bumalik. Natapos ako ng senior high school na napasabi na lang ako na paano kaya ulit maging aktibo sa simbahan. Gusto ko na ulit pumunta. Wala, gusto ko lang magkaroon ng panibagong environment na iniikutan. Doon nag-umpisa ang patuloy na pagtungtong sa pintuan ng simbahan. Kaya lang dahil doon, ang yaman na kahit na ano, ay hindi ko pala kailangan. Mas kailangan ko yung mga taong kayang yumakag sa akin. Kayang magyabang, pero puno pa din ng pagmamahal. Kaya yung yabong, yabang, yaman at yakag, saludo ako doon. Damayong. Nung ako ay nakatira sa bayan, nagsisimba ako sa simbahan ng Tanawan mismo sa bayan. Nagsisimba ako hindi dahil talagang naka-schedule ako, kung hindi, kung kailan lang ako pwede. So, pag nagsimba ako, kung saan ako uupo, ang lagi kong pipiliin sa dulo dahil lagi akong late. Ang alam ko lang, magsimba. Pero nung dumating yung panahon na itinayo ang simbahan ng Nuestra Señora de la Soledad, nagbago yung pananaw ko. At ang isa pa, nagkataon naman na tumira ako ng darasa. So, ang pinakamalapit na simbahang pupuntahan ko ay ang Nuestra Señora de la Soledad, Paris. Wala akong pwedeng maging dahilan para hindi makapagsimba. Pero, malaki ang naging pagbabago. Noon, nagsisimba ako dahil pwede akong magsimba. May oras akong magsimba. Pero hindi siya talagang nilalaan yung araw ng Linggo na kailangan akong magsimba. Noon, nandito na ako sa darasa. Dito ko naranasan kay Nuestra Señora de la Soledad na ang pagsisimba eh hindi weather-weather. Kung hindi, kailangan determinado ka, pusa, ang iyong pagsisimba sa puso mo at sa isip mo. Wala kang gusto kundi makarating sa simbahan para makinig at umaten ng misa. At talagang pwede kong sabihin na wala naman tao, walang problema. Kaya wala rin tigil ang paghingi natin ng awa, biyaya, gabay. Nandun na yung lahat eh. Pero ang isang pinakamaganda, tinutubunan tayo sa mga kahilingan natin. Sa pagtubon na yon, sobrang taba ng puso natin kasi alam natin na nandyan siya. Nandyan siya. Kaya sa akin, anuman ang dumating, huwag ka lang bumitaw kay Mama Sol. Una ang Diyos. Kakayanin mo. Nung mag-asata ko 2 years ago, nung ko naramdaman yung pagmamahal sa akin ni Mama Sol. So sa pamamagitan ng mga kasamahan ko dito, naramdaman ko yung pag-ibig sa akin ng Mama Sol.
yung pag-rosary, nung haba kayo nasa ospital, nasa ICU, ang mga kabataan nag-rosary, ang mga matatanda naman, ganun din. So dahil sa kanilang dasal, nakaligtas ako sa operasyon. Which is sabi ng mga doktor, kailangan ko nakoperahan sa ulo. So ilang hinawa ko pa lang ako sa mga son. So habang ako nasa ICU, nakapikit ako, nagdadasal ako naman. Nananaginip ako, panaginip ko, nandipat ako sa simbahan. Nagsasin pa rin ako, kumakanta pa rin yung mga son. So masasabi ko na napakalaki ng impact ng pag-serve ko kay mga son. Lalo na ako magkasakit. So yung sa pag-isa ko sa bahay, si Mama Sol ang aking lagi tinatawagan na sabi ko nga sa kanya, dalhin niyo lang ako sa pag-serve sa simbahan at sa parokya. Which is ngayon nga, every Sunday, ginagawa ko ng paraan na ako yung makasimba ulit dito. Mga kanta at patuloy mag-serve. So napakalaki talaga ng impact ng pag-serve dito kay Mama Sol. In 10 years, alam ko hindi niya ako pinabayaan. Ako at saka yung pamilya ko, at saka yung mga tao mo. Nakakasalamuha ako. Sabi nila, things happens for a reason. Pero paano kung ikaw sa sarili mo ay hindi mo alam ang dahilan kung bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay na hindi mo inaasahan? Sa kabila ng mga kabutihan na iyong ipinakikita at napadarama sa iyong kapwa, sa kabila na pagiging inspirasyon at lakas para sa iba, nasa likod nito ay ang kahinaan na hindi mo yakap. Pagkatapos ng lahat ng failures and disappointments na nangyayari sa ating buhay, akala natin hanggang doon na lang. Akala natin wala nang pag-asa. Pero ang hindi natin alam ay mayroong pagmamahal na mapagpatawad. Na ipararamdam sa atin na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat para gawin ang mga tama at nararapat para sa ating mga sarili. At higit sa lahat para sa ating mga kapwa. Halina't ating yakapin, isa puso at isa buhay, ang walang katapusang pagmamahal ng Diyos. Ibinahagi sa iba, higit mo pang pinag-
pinagyaman. Pinagugnay niyakap mo hanggang lahat ay mayakap sa piling ng ating Diyos at sa Birhen ng Kaisasay. Dito ang pagdiriwang pumileyo pinagyaman. Yabong, yabang, yaman, yakap samang paglalakbay. Alina o Matangkenyo, sama-sama ibatiwa. Hininto ang ubileyo, pagpuri at pasasalamat. Walang sama ni Siwala, ang lahat ay nakagana. Pagkat Diyos ay nakila ng pamahal sa ating lahat. Dito ang pagdiriwang, pabileyong pinagyaman. Yabang, yabang, yaman, yakan, samusamang paglalakbay. Hiningo ang